Caps Farming. Magandang umaga mga ka-farmers. Oh, ito na po yung update ng ating mga sitaw at pipino. Ayan. So nakakatuwa na. Malago na sila. At malago nalaban din po ang puno ng kamatis. Ayan. At may mga bunga na po yung mga pipino natin, mga ka-farmers. Ayan, no. Kita nyo. Ngayon ay mag-aayos muna tayo ng mga yung mga gapang po nila. So, yun. Ngayon po ay nagpapalagay tayo ng tulos. Na ayan, kailangan na pong lagyan ng tulos kasi natutumba na po yung kamatis. Ito mga anong araw ay harvestin na po natin itong singkang para kamatis na lang po yung natitira. Umulaklak na rin po yung kamatis. Oh, tataba. Kaya tumbahan na po, kaya kailangan na po talagang lagyan ng tulos. So nakapagkalat na po ako ng mga kawayan, ayan, nitong isang araw. So ayun pa po yung ating mga kawayan. Mayroon po akong kasama. Ayan, kasama ko po yung magkapatid ni Unel. Ayan po sila. So hanggang dyan muna, Unel, yung ating ano. Pagkatapos ito, diretso mo paparun. Pero ito dapat diretso na rin eh, kasi tatamnan ko rin naman yan eh. Kaya lang, unahin na lang muna ere. Basta po ito, umahin ko muna itong kabak na ito. Oo. Tap, dadalhin ko tulos dito sa mukabilang gilid. Oo, sige. Maganda nga yun, at kasi para may daan tayo sa gitna. Kasi pag diretso, walang daan. Malayo pong isplay. Oo, correct. Yan, tama yung mga diskarte natin. Okay. Ayan po si Unel. Oh, may kangkong pa Unel yan. Oh. Pero unahin muna itong punuin kasi nagtutumbahan na ang kamatis natin. Yan ay hindi sabay-sabay ba itanim? Gawa ng siyempre. Tolo naman lagi kayo. Laging busy ay. Kaya nga sabi kay ay. Gusto ba yun, no? Ayan, lagyan nyo yung malalaki dyan sa pag, sa mga pinakapunduhan. Kamali ako, bol. Ito po, naganda na rin na rin ubi natin kamatis. Oh. Gumaganda na. Ito po yung mga unang tanim na kamatis. Oh, napakaganda. Katabi po niya yung mga sili. Marami rin pong bunga ang ating mga sili, mga ka-farmers. Oh. Ayan. Oh, ah. Naglawit din po. So ayan mga ka-farmer, ang magkapatid, matatapos na nila itong kalahati. Ang kasunod ay ito naman, bukas. Maya kakaumpisa pa sila dito. Tapos bukas po ay maglalagay na ng kawad. Tutulungan ko na po sila, maghahakot na rin po ako ng kawayan. Para at least ay hindi siya sila mahirapan. So ayan mga ka-farmers, natapos na po nilang lagyan ng tulos itong ating kamatisan.
At ngayon ay nagpalagay naman tayo ng abono at saka po pataba. Nakailang sako kayong ipot? Okay. Ah, very good. Ayan, ganda na po. Lalong mas maganda yung mga kabila saka yung iba nating napupuntahan. Maganda, no? Ayos na ayos. Natatabunan ng ipot. Magandang umaga po mga ka-farmers. Ngayon po ay maglalagay po ng ipot ng manok dito sa ating mga kamatis. Maganda na po. Ayan. At ganun din po ang abono. Lalagyan na rin po para at least ay sabay na sila para lalong gumanda ang ating kamatis. Tingnan niyo po ang kamatis. Nabulaklak na. At maganda na po siya. Kaya nakakatuwa talaga. So ayan po, may kasama po tayong dalawa, yung magkapatid, ayun, si Onel at saka yung kanyang kapatid. Maglalagay din po tayo ng kawad dito para balag po nitong kamatis. At unahin lang po yung paglalagay ng pataba, abono at saka po ang ipot ng manok. Sabay na po sila. Ayan. Mag-harvest din po tayo ng ating mga singkang. Harvestin na po natin para yung kamatis ay malagyan na po ng pataba at saka ipot din. Tatabunan na po siya. So ito po, ina-harvest na po natin itong singkang para solo na po yung mga kamatis. Dumating po ang isa nating kaibigan dito. Siya po ay isang technician. Magandang umaga po mga ka-farmers. Ako po si Chester Josh Gambao. Ako po ay field technician po ng Bayer. Okay, sige. So ako po ay narito po sa inyo pang ipromote po yung ating pong mga bagong produkto po. Ang mga katulong po sa ating paghalaman po ng mga gulay. So simulan po muna natin dito po sa ating bagong produkto na Yobal. Siya po ay eksperto naman po pagdating po sa mga uod. Lalo na po yung mga uod po na mga nasa loob, kagaya po ng mga shoot borer, fruit borer, yan po, tsaka mga tip borer. So madalas po natin itong ginagamit po sa mga talong, sa mga kamatis, yan po, pwede rin po siya sa repolyo tsaka sa sili. Pwede rin po siya sa mga palay, sa mga stem borer. So ito naman pong Yobal po, ito po ay ang takal naman po niya is 10 ml po sa isang tank load po, ano po, kaya po siya po ay medyo matipid lang po siya gamitin. So si Yobal naman po, ang kagandahan po sa kanya, siya po ay systemic insecticide na po. So kahit po hindi po direct na matamaan po yung uod natin, kung makakain naman po siya dun po sa parte ng halaman na inisprayan po natin ng Yobal, so patay pa rin po siya, ano po, kasi po siya po ay systemic. Napapatay niya po yung uod sa pamamaraan po ng pagkain po nito sa parte ng ating naisprayan ng Yobal. Tapos pagdating naman po sa ating pong isa pa pong insecticide, ito po isa pa rin po sa bago po ng Bayer. Ito naman po yung ating Oberon Speed para naman po sa mga malilipad po, ano po. So lahat po ng malilipad ay kaya na po nitong patayin, hindi lamang po yung aeroplano. At nahirap pong patayin yun. Patay aeroplano, titirahin. Oo.
So si Aberon Speed naman po, siya po ay meron pong bagong lason na spiromecipine na wala pong kagaya po sa market, na sinamahan pa po siya ng abamectin. Kaya naman po dalawang lason na po yung pinagsama po sa kanya sa isang bote lang po, ano po. So magandang benepisyo rin po sa atin yon. So si Aberon Speed naman po, meron po siyang katagang binibitawan na walang speed limit sa pag-asenso. So ano po ba pag sinabing speed? Siyempre mabilis. Si Aberon Speed po meron po siyang fast knockdown effect po, lalo na po sa mga whitefly. Pag direkta po silang tinamaan, makikita po natin na patay po agad ang mga whitefly. Magaling din po siya pagdating po sa mga trips o yung tinatawag na kuto. Ito naman po yung nagiging dahilan po bakit nagiging balatsiko yung ating mga kamatis, mga talong. So nilalagyan niya po ng mga peklat yung mga bunga ng ating mga kamatis, mga talong. Kaya rin po niyang patayin yung mga lip miner o yung kung tawagin po sa ibang lugar ay as-as. So yan po yung parang nagdo-drawing po sa dahon. Kaya na rin po niyang patayin yung mga aphids o yung apaya. Kung kayo po ay nagtatanim ng mga beans, sitaw. So ito po, madalas nyo po makikita to. Tapos siya po ay meron po silang mutual relationship ng o parang MU ng mga langgam. Kasi ito po yung aphids po, matamis po yung parang ihi niya o yung katas na parang malagkit po siya, matamis po. Yung po yung pinupunta ng mga langgam o yung guyam sa ibang tawag sa ibang lugar. So ito naman po yung mites, yung red mite spider po, patay rin po ng ating Oberon. Ito po yung nagiging kadalasang dahilan kung bakit po nangungulot yung mga dahon po ng ating kamatis sa talong, yung parang tumitigas po yung dahon nila. So yan po yung maliliit na mikrobyo o yung microorganism, maliliit na insekto na hindi na ho natin basta-basta makikita gamit ang ating mata. So yan po ay sumisipsip po sa ilalim ho ng dahon po ng ating mga halaman pong gulay, kagaya po ng kamatis. So yan po yung tinatawag na red mite spider. So pagdating naman po dito, kung kayo po ay nagtatanim naman po ng kung kayo po ay nagmamangga rin, pwede rin po siya sa seed fly o yung manunuro ko sa mangga na nagiging dahilan po ng pagkakaroon ng kurikong ho ng mangga, ano po. So ito po si Oberon Speed. Hindi lang po siya insecticide, acaricide din po siya. Ano po ba pag sinabing insecticide? So pag sinabi pong insecticide, siya po yung chemical na pumapatay po sa mga insekto na may anim na paa po, ano. Eh ano naman po yung acaricide? So ito naman po yung klase po o yung ito naman po yung klase ng chemical na kung saan pinapatay po niya yung mga insekto po na may walong paa, kagaya po ng mga hanip, mga mites, whitefly, thrips. Yan po yung acaricide, ano po. So si Oberon Speed naman po, ang takal po sa kanya is 20 ml po sa isang tank load. So ito po ang ating pong Oberon Speed ay available po lamang sa sukat po na 100 ml. So siya po ay hanggang 5 karga na po siya. So sa unang tingin po natin, mapapansin po natin na parang mahal po, no. Pero hindi po, kasi po si Oberon Speed, dalawang lason po yung laman niya, spiromecipine, abamectin, plus marami na po siyang kayang patayang insekto. Kaya sulit naman po yung ating paggamit po ng Oberon Speed. So ngayon, naproteksyon na po natin yung ating mga halaman o yung mga gulay pagdating sa mga insekto at uod. So dumako naman po tayo sa mga sakit na dulot ng fungus po, ano po. So narito po yung aming Infinito. Bago rin po ito. Ito naman po is fungicide po, kung saan meron na rin po siyang dalawang AI po o laso na ginamit, o yung Flupicolide tsaka Propropamocarb. So dalawa na rin po yung nilalaman niya. So ito po magaling naman po siya pagdating naman po sa dumping off o yung pag pumalilit pa lang yung ating mga gulay. Madalas po minsan pag maulan, natutuba po sila. So ito po yung ating pangontra po doon sa dumping off po, na kung tawagin. At magaling na rin po siya pagdating po sa mga late flight. Ito po yung kagandahan po ng ating Infinito. So si Infinito naman po
maaari po natin siyang gamitin sa mga seedlings po natin. Halimbawa po, pag po itatransplant po natin para po meron na po siyang protection laban po sa dumping of ano po. So si Infinito naman po, siya po ay ang takal naman po sa kanya is 50 ml po per tank load po. So dalawang tanke lang po ng sprayer po ang kanyang mabobombahan dahil siya po ay 100 ml lang po. So ito po ay mura lang naman po sa abot kaya po ng mga nasa 250 pesos po hanggang 230. Mga ganun po, depende po sa tindahan po ng inyong mabibilan. So ito naman po, isa pa rin naman pong fungicide po mula po sa Bayer. Bagong-bago rin po, ito po ay ang ating Luna Sensation o yung tinatawag na Lunas. So siya po ay meron din po siyang dalawang lasong pinagsama sa isang bote po. Meron po siyang Flopyram tsaka Triploxastrobin. So dalawa na rin po yung laso niyang ginamit. So ito naman po ay isa systemic fungicide na rin po, kagaya rin po ng ating Infinito. So marami po siyang kayang kontrolin, kagaya po ng powdery mildew o yung paninilaw ho ng mga dahon, kagaya po sa mga ampalaya, yung paninilaw ho ng dahon na may parang ispat-ispat po, ano po. Tapos kaya na rin po niyang kontrolin yung late blight tsaka early blight, yung paninilaw ng dahon na parang may nasusunog sa dahon ho, yung may brown spot na kung parang kumakalat ho. So dala na rin po niya yung mga Cercospora leaf spot tsaka yung anthracnose o yung pasu-pasuho kung tawagin. Siya na po yung pang-ultimatum po natin pag po tinamaan na po ng sakit ng fungus yung ating mga halaman. So ito po yung ating Luna Sensation. Maaari po siyang gamitin sa ampalaya, repolyo, sili, talong, sibuyas, kamatis at bahay kubo. Alas lahat to, bahay kubo na po kung tawagin ni sir. So ito po, ang takal naman po sa ating Luna Sensation, siya naman po ay 15 ml po per sprayer po, no, per tank load. So ito po ay available din po sa sukat po na 100 ml po sa ating market. So ito po ay lumalabas po na 7 karga po kada sprayer. 7 karga lang po siya kada bote. So ngayon po, nalaman na po natin yung ating mga bagong produkto po ng Bayer na makakatulong po sa ating pagtatanim ng gulay. So yun lamang po, maraming salamat po. Okay, thank salamat. Baka may babatiin ka kung gusto mo. Manager o kasawa, kapatid o magulang. Bali, papakilala ko po pala ulit ang aking sarili. Ako po si Chester Josh Kiambao. Ako po ay field technician po ng Bayer na mula po sa Acabar Marketing International po, ano po. So ako po ay tubong Sinilon, Laguna po. At ang aking magulang po, ang aking tatay, taga Nagkaralan, Laguna, dito po sa May Banago. So shoutout nga po pala sa ating mga farmers po na naghahanap po ng mga makabagong produkto na makakatulong po sa kanilang pag-alaman. So narito lamang po si Bayer. So pwede nyo pong bisitahin po yung ating pong Facebook page, yung Bayer Philippines po, para po sa mga maraming karagdagang impormasyon na makakatulong po sa atin para po sa ating pag-aalaman ng gulay. So maraming salamat po. Thank you po. Magsa-shoutout po muna tayo. At para mabati ko po yung lahat ng ating mga taga-subaybay. So shoutout po sa mga lagi pong nagko-comment sa aking mga video. Sila po ay always na nagko-comment. Kay Bebot Vice, kay Mario Galit, Rene Patano, Rina Patano, Joe Edson Vlog, kay Rolando Dinko, kay Marie Palada, Miguel Bantay Jr. Sila po yung malimit at halos ay nagko-comment kada video. Kaya maraming salamat po sa suporta ninyo sa akin. Shoutout din po kay Darwin Arisapa at kay Sir MB Lalusin ng Pertig Global. Jobert Antones, kay Young Heart, Rico Paz ng Santa Rosa City,
At ganun din po sa Pass and the Dison family. Kay John Sky TV, kay Leonora Mindoro, Benigno Jacinto. Ganun din po kay Rene Castor Tamaya, Beverly Espanyol.